Magsitayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Galak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na nahin sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. Sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating paghisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoon inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko
Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang inyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Puri ng manunubos. Alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad,
Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda ng bati ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sumainyo ang kapayapaan. Yung dalawang alagad na galing kahapon ating napakinggan, yung pagbasa ng dalawang alagad ay galing sa isang paghalakbay. Sabi nga yung galing sa Emmaus, ano? At sila'y tumindig pabalik para sabihin si Jesus ay muling nabuhay at kanilang nakilala. At habang yung dalaway nagsasalita sa harapan ng kanyang mga alagad, si Jesus ay tumindig at ang sabi, sumainyo ang kapayapaan. Mga minamahal na mga kapatid, sipin ninyo yung kalalagayan ng mga alagad. Sila'y takot na takot. Bakit sila'y takot na takot? Sapagkat sila'y alagad ni Jesus, no? At sila nang isusunod ng mga tao para patayin. Kaya sila'y takot na takot, nagtatago, at sila ngayon nag-uusap-usap. At sa kanilang pagkatakot, pagkalungkot, no? Si Jesus ay pumagit na sa kanila at ang sabi, sumainyo ang kapayapaan. Sa kwartong yon, no, sa lugar na kung saan sila nagkakatipon, napawi ang dilim ng takot. No? Bagkos, anong namayani? Kapayapaan. Natuwa ang lahat sapagkat si Jesus ay buhay. Nasa harapan natin. No? Kaya ang lagi niyang bati kapag siya'y pumapasok, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaang ito, ito ang papawi sa napakarami nilang pagkatakot. At itong kapayapaang ito, ito ang magbibigay sa kanila ng inner peace. Sapagkat paglabas nila na kung saan sila nagkakatipon, yan ay yung simula ng kanilang pagmimisyon. Sila'y titindig na at haharap na sa mundo. Kaya ang pabaon sa kanila ni Jesus sa pagharap sa mundo, kapayapaan. No? Kapayapaan. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila magdadanas ng pagdurusa, paghihirap, mga alalahanin. Pero dahil sa kapayapaan ang ipinagkaloob sa kanila ni Jesus, mula doon, doon sila kukuha ng lakas sa kapayapaan ito para sila'y makapangaral sa mga tao. No? Sapagkat nung si Jesus ay magsalita sa kanilang harapan, naandun yung dakilang pangako ni Jesus sa kanila, ako'y laging sa inyo. Ako'y laging kasakasama ninyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Napakahalaga ng kapayapaan sa atin. No? Kung ikaw ay marami sa panahong ito, ano, sabi ngayon, troubled ang iyong kalooban. Maraming pinagdadaanan, maraming isipin, no? Kailangan mo ng inner peace mula sa Panginoong Diyos. Ang kailangan natin ay kapayapaan na galing kay Jesus. Hindi kaya yung ibigay ng mundo. Kahit na ilang relaxation ang iyong gawin sa buhay, kahit saan ka pumuntang mga magagandang outingan, ano, kahit pa sabing umakyat ka ng mga bundok para mag-relax, ano?
Pero pagka ang iyong konsensya ay bagabag, bunga ng iyong kasalanan, ano, hindi mawawala yan. No? Kaya ang kailangan natin ay kapayapaan na galing kay Jesus. Tingnan ninyo ang mga alagad. Nung sila'y humarap sa mundo, kahit na sobrang hirap ng kanilang pagdaanan at kahit kanilang ikamatay, sila'y payapang payapa sapagkat ang kapayapaan kanilang daladala ay galing kay Jesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngay inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang lahat. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinangako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at ilumin to ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin sa aming mga sala para na pagpapalain.
Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangga lang naman ako, patuloy ni Kristo. Kristo'y nihalina, pamaskong mamuntupa, magsalo tayo't masaya sa dinamay na pamista, bagong wakas, haleluya. Kanyang kabutihan, magsihimin niya'y tunay, laging wakas kailanman. Si Kristo'y nihaina, pamaskong mamuntupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista, bagong wakas, haleluya. Ang taga-Israel ay ating Diyos, ang iyayang
Paskong maamong tupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Alleluia. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kristo'y inihaina, pamaskong mamuntupa. Magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Bagong wakas, Alleluia. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Noong linggo ay atin pong isinagawa ang blessing of grand opening ng ating Capio Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalahanan sa ating panawagang Cligo or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malaking free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng raffle dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang video na to. At pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristong ating hari at manunubong.